Guys, welcome back to my channel, Kalime Online po. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag na huwag mo pong kakalimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell para palagi kang updated. At guys, mag-join po kayo sa ating membership. Ayan po. At ang ating po magiging content ngayon, guys, meron akong na-discover, no? Kung hindi ako nagkakamali, malamang tama ako. No? So, kailangan ko ulit ng inyong inyong tulong, no, ng inyong kooperasyon, dahil titingnan natin to kung tama nga itong aking na-discover sa year 2006 na 1 piso BSP series coins. Bukod sa pagiging semi-hard to find na itong year na ito, guys, meron pa pala itong variation, di ba? So nakita ko siya, ipakita ko muna sa inyo na lahat itong nandito sa kanan, itong nakabukod na tatlo ay year 2006. Ito siya. Yeah, 2016. So, magaganda pa ang kondisyon ng hawak natin 2006. Kaya nilagay ko na yan sa coin holder eh. Bagong kuha ko lang yung mga yan. Ayan, year 2006. Ayan siya. Yung tatlo na yan, pare-pareho po yan. At binukod ka na dito sa kaliwa yung na-discover ko na sa tingin ko ay iba ang kanyang variation niya. Ayan. Oh. So, napansin niyo ba? Kung hindi, ayan ang ating kikilatisin na ang mabuti, no? Kaya parang survey na rin itong magiging content natin eh, dahil gusto kong tingnan nyo rin yung hawak ninyong mga 2006 kung alin ba ang magiging katulad dito itong 2006 na may kasama pang dalawa. Ayan, no? Ayan siya, guys. Ito yung may kapareho, no? At dito yung nasa kaliwa. So pagdikitin natin siya, no? Ayan, makita nyo naman yung ating technology, di ba? So itong nasa kanan, ito nga yung sinasabi ko na meron siyang kapareho. No? At itong nandito naman sa kaliwa, ayan yung sinasabi ko na sa tingin ko ay variation o variant ng year 2006. Okay, so walang paligo-ligo, guys. Tingnan nyo agad yung year 2006. No? Ang nakita ko dyan, itong nasa kaliwa, malapad ang kanyang 2006 na years. Wide siya, no, compared dito sa kanan. And also yung script na yung lettering sa taas na Republika ng Pilipinas ay mas malapad din itong nasa kaliwa compared dito sa kanan. So nakita nyo, guys, no? Ngayon punta naman tayo dito sa kanyang reverse pasok. Yan. Okay, guys, no? So obvious na obvious, halatang halata dun pa lang sa year na 1993 ay mas malapad yung year na 1993 dito sa ating left. Iba yung sinasabi nating ibang variation ng year 2006, and also yung Bangko Sentral ng Pilipinas na lettering ay mas malalapad kumpara dito sa may kanan. Ayan, so itong record na ito, guys, wala pa itong record sa Numista kasi chine ko doon, at yan ang ipapakita natin din sa inyo para makita nyo, no? Kasi kapag ganitong mga wala pang record eh, malamang hindi pa ito na-discover ng ating mga kaibigang mga collectors, di ba? At idagdag din lang din natin, guys, no, pati yung cogwheel, mas malapad ng bahagya. Yung makikita nyo naman, mapapansin nyo naman yan kaagad kahit hindi nyo gamitan ng super zoom, di ba? Ayan, no, mas malapad siya ng bahagya lang. Mapapansin nyo naman agad dyan, di ba? At mas makapal, di ba? Thick script itong nasa lip natin eh. Kaya ngayon, sa kasalukuyan, hindi pa natin masabi kung anong variation ito. At sana may merong mag-update na collectors. Kung meron man silang hawak na ganito at di pa nalang na-discover kung may hawak nga sila. Diba? Kaya ako, sinasabi ko sa inyo, pakikilatis ninyo yung mga hawak ninyong year 2006 dyan. No? Kaya nabubulol na naman tayo. Kilatisin nyo, guys, at baka maaaring katulad siya ng nandito sa ating sa kaliwa. Okay, enemies na tayo, at nag-chat si Kuya Serapin na mamaya, i-view natin yan. So, enemista.com, sa mga bago dyan, guys, no, puntahan nyo lang itong enemista.com, at dito po pwede po ninyong tignan ang mga features at mga value ng mga barya natin, no, BSP series coins. So, yung mga datihan dyan, alam na ninyo yan, kaya so, madalas, didiretso tayo sa years, no, year 2006. Ito. Pero unahin na muna natin itong year 2005. No? Itong 2005 na ito, guys, wala pa ako nito. At ito ang most
no, wanted na coin sa BSP noong year 2005 na yan. Tingnan nyo guys yung kanyang percentage na 1.1% lang. Hindi naman sobrang baba eh. Hindi po ba? Hindi naman na sobrang baba compared doon sa ibang variation ng BSP. Meron nga 0.something percent na mas mababa yung compare sa 1.1. Pero bakit napakahirap pong makuha itong year 2005 na to? Hindi kaya naubos na guys. Mayroon mga nagpakita sa akin ng mga viewers sa page ko na meron silang iisa at tinatanong ko kung for sale ba nila yon. Hindi naman sila nagre-reply, no? Malamang ayaw nilang ibenta pero pinakita nila, no? Ayan, tapos yung value niya rito sa Nvesta sa very fine condition is 764, no? So napakaganda na ng value na ito. Kapag ganyan ang value guys, 764 dito sa Nvesta, kung kayo po ay magkakaroon ng transaksyon sa labas, no, maaaring makabili kayo ng 2005 ng higit pa rito. Ganun po yun, kasi kung kailangan nyo yan at yung seller, siyempre hindi niya ibibenta sa ganyan, maaaring lahat maganda kondisyon, di ba? Depende po yan kasi sa inyong magiging pag-uusap, no? At kung legit naman yung ating mapagkukunan, eh siyempre hindi tayo manghihinayang talagang gumastos, lalong-lalong na po yung talagang mga bumibili. At maniwala kayo sa hindi, kasi maraming nagtatanong, legit po talaga yan, maraming nagko-comment dyan na puro kalokohan lang daw ito. Mali po kayo doon, meron po nga namimili ng mga coins, dahil ako po may transaction po ako. Napatunayan ko rin sa sarili ko na meron pong mga transaction, no? Siyempre doon tayo sa legit, at kaya nga ina-advise ko kayo na mag-iingat kayo eh, kung kayo ay magta-transaction eh. Huwag po kayong masisilaw sa iaalok na napakamura. Kadalasan po yan, scam po yan. Mabibitag po kayo dyan once na binayaran nyo yan. Goodbye na, no? So, yan po ang aking masasabi, no? Ngayon, punta naman tayo dito sa year 2006 yung ating coins, no? 2.0 kanyang percentage eh. Kaya sa ngayon, hindi naman sila nagkakalayo na itong year 2005 na rare. 1.1 tapos sa 2.0. Diba? Itong 2006, meron tayong ilang hawak, diba? At meron pang isang variation. Di po ba? So, ayun siya. KM number 269A.2, bold letters. Yun na nga, walang nailista dito o wala pang update dito na meron siyang variation na ganun. Kasi nga, mahirap na rin hanapin ito eh. Diba? Maaaring hawak nila dyan, tigi-isa lang. Kaya hindi nila malalaman yan. Eh tayo, meron tayong apat at nga yung isa ay ganun. Di po ba guys? So, yung variation na aking hawak na yan guys ay maaaring rare yan. At siyempre, dagdag yan sa ating koleksyon at naisir ko na rin po sa inyo. At nga, baka kayo ay may hawak niyan para inyo pong mapag-ingatan. Okay guys, bago ko lang makalimutan, bago tayo magtapos, no, gusto ko na pong pasalamatan ang ating kaibigan na si Dennis. Ayan, Dennis, okay na, no? Nandito na siya. At salamat siyempre sa pagtitiwala, ano, at sa ngayon siyempre ituring na kita nga isang kaibigan, ano, hindi ko na masyadong i-detalye, no, para sa privacy mo rin. So maraming salamat bro Dennis. Ayan guys, at sa mga bago dyan guys, huwag po ninyong kakalimutan mag-subscribe siyempre, at paki-on yung notification bell natin para palagi kayong updated, at mag-join po kayo sa ating membership para dumami na po tayo, ha. Ayan, at hanggang sa susunod, maraming salamat po. Until next time guys, God bless you all. I'm out.